ang mundo. Ikaw ba ay kabilang dito? Marahil, ikaw ay nagtataka sa katanungan kong to. Hayaan nyo at ipaiintindi ko sa inyo kung ano ang nasa likod ng katanungan ito. Ito ay dati ng isyu ng ating mundo na kung saan ay laganap pa rin. Dederechuhin ko na kayo. Kabilang ka ba sa tinuturing na user o pusher ng gobyerno? Mga adik sa droga na hanggang ngayon ay meron at marami pa. Mga taong wala na sa katinoan dahil nasisilaw sa kayamanang dulot ng pagbebenta ng droga na kahit opisyalis ay nadadala ng tukso nito. Droga na nakasisira ng kinabukasan at pamilya hanggang kailan ito mananatili. Mga kababayan, isiping mabuti na ito ay hindi makakatulong sa bawat isa sa atin dahil dulot nito ay pagkalugmok at pighati. Dumako tayo sa pangalawang parte ng aking tula. May katanungan din ako na magbibigay sa inyo ng ideya. Sinusunod o ginagawa niyo ba ito? Patungkol ito sa kinakaharap ng ating mundo. Siguro ay may mga ideya na kayo sa susunod na topiko. Bagong problema na kinakaharap ng bawat isa. Pandemyang nagpabago sa mundo nating lahat. Kalabang hindi nakikita ng ating mga mata, ngunit alam kong alam nyo na ang maaaring gawin upang makaiwas at hindi mahawa. Pagsunod sa health protocol, gaya ng tanong ko, sinusunod nyo ba ang mga ito? Mga taong inis na inis dahil hindi makahinga sa face mask na kanilang sinusuot at face shield na nagiging dahilan daw ng paglabo ng mata, papipiliin kita. Anong mas gusto nyong maging dahilan ng hirap ninyo sa paghinga? Face mask na maaari namang tanggalin o COVID-19? Maging malabo ang mata dahil sa face shield o pumikit ang mga mata ng dahil sa COVID? Simpleng bagay na ating dapat gawin na maaari namang makatulong sa atin. Kailangan lang nating unawain na mas mabuting mag-ingat habang may paraan at mas maging responsibilidad para sa ating bayan. Sa huling parte ng aking tula, ito ay napakahalaga. Simple lang naman ang hinihiling nila sa atin, pagsunod, pakikiisa at pagpapasakop. Bakit ba ang hirap natin itong intindihin? Kung yung mga jowa nyo nga na puro sakit ang dinulot sa inyo na gagawa nyong sundin, ano pa kaya yung taong nagmamalasakit sa ating bansa? Simpleng respeto ang nais niya, ngunit bakit hirap kayong ipagkaloob ito? Mas lalo nyo lang pinapatunayan na kahit anong kabutihan ng ginagawa ng isang tao ay mas higit nyo pa rin pinupuna ang mga mali nito. Ang dapat natin gawin ay magtulungan at hindi maghilahan. Paano magiging maayos ang bansa kung sa mismong mamamayan nagsisimula ang isang pagkabagsak ng bawat isa? Ito ang ating mundo. Kailangan ng pagkakaisa, pagsunod, respeto, at higit sa lahat, patnubay ng Diyos.